master, ito pala yung JTB tutorial about sa electrical works. Andito tayo ngayon para magturo at magpaliwanag kung paano ba gumagana yung UPS. Tara mga master, samahan niyo ako. Meanwhile, welcome back mga master. Ito pala yung una sa panel. Bago mapunta ng UPS, dito muna sa branch ng panel board. Ito yung dalawang linya, pula at dilaw, 40 ampere papunta doon sa UPS. Ito yung supply ng UPS. Pero master, ako tatay sa UPS. A few moments later. Ito pala yung UPS mga master. Nasa 10 kVA siya. Ayan. Ang meaning pala ng UPS, uninterruptible power supply. Para siyang baterya lang siya na backup siya. Pag once na mawala yung main supply ng main ng Meralco, ito yung parang backup lang siya para hindi agad mamamatay yung sinusuplayan niya. Katulad number 1 kasi yung sinusuplayan nitong UPS, number 1 yung mga computer. Ito yung susuplayan niya, main ng computer dito, main ng mga rack na lalagyan ng mga data. Ito yung main ng data. Paliwanag ko mga master. Andito sa likod yung galing doon sa pinunta natin kaya ng panel. Ang tawag doon in. Ito yon. Ito yung dilaw at pula doon sa in. Pasok lang siya sa in. Tapos ito yung out. Nakalagay din line or neutral out. Ito, baterya yan, baterya. Pag pwede tayo maglagay din dyan ng baterya, backup. Mukhang magdadagdag tayo ng battery. Paliwanag ko mga master, ito yung galing main, yung dun sa panel kanina pinunta natin. Yan, in. Ang out ito. Ang out, umaksyat dito. Sa layout natin, pumunta sa taas, pumunta sa panel. Ayan, ito na yung out niya. Yan yung out natin. Yan yung panel natin na para sa mga supply ng server rack doon sa labas. Sa every area, may sariling rack. Apat na server rack yung andun sa labas. Apat na kabinet. Walong kabinet. Ito yung sinusupplyan niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Tapos yung dalawa, yung 9 at 10, para dito sa supply ng main ng server rack. Ayan. Every area may sariling, sa every cabinet may sariling breaker line to line. Once na mamatay yung supply ni Meralco ni building, ito siya agad ang aandar agad si UPS, uninterruptible power supply, baterya lang siya para mag may supply pa rin yung panel natin kahit nawala na yung supply ni building. Ito siya yung backup, 10 kVA siya, pero dadagdagan pa namin niya ng backup na baterya. Temporary lang siya para pwede na pa ganahin yung mga computer. Mula doon sa main, pumunta dito sa UPS, in, out niya, umakyat doon sa taas, papunta sa panel ng mga cabinet or power server rack. Tapos itong supply nito pupunta sa mga cabinet. Pupunta natin mamaya doon kung saan siya pumunta mga master. Meanwhile, ayun mga master, ito yung susupplyan niya. Mga cabinet, data rack, data yung sinusupplyan niya. Kasi importante talaga yung data para kung mawala yung supply ni building, may backup pa rin siya na agad hindi mamatay yung server na, mga natin, panel switch. Ayan. Ang sinusupplyan naman yan, mula dun sa server rack, pupunta dito. At yung susupplyan naman yan ito, itong mga data, pupunta sa mga computer. Ang supply niyan, nang galing sa panel, andyan, outlet, at isang saksak lang dyan. Ayan, marami yan dito.
8 yan, 8 server. Server ako. Ayan. Rack. Nandun yung server, andito yung mga rack. Ayan. Marami siya. Ito yung susuplayan niya ng mga computer. Ang supply nitong sa mga computer, naka normal lang siya. Yung sinuplayan ng UPS, yung ano lang, yung cabinet lang ng data. Dito naman si computer, may UPS siya na maliit lang. Yan. Sinaksak dyan yung galing kay Meralco kasi yung supply natin, ayun yung outlet, galing kay Meralco yun or kay building. Tapos sinaksak din si UPS at dito rin isasaksak yung computer. Ayan, dito isasaksak sa UPS na maliit. Baterya din siya, backup din siya katulad dun sa loob ng server room. Ang gamit lang niya, backup siya, hindi siya agad mamamatay kung once na mawala yung supply ng building. Bukod pa sa genset ni building, may sariling backup pa si server. Ayun. Ayun mga master. Ayun mga master, magbigay naman tayo ng unting kaalaman sa UPS. Hanggang sa muli mga master, huwag kalimutan para natin mag-likes, share and subscribe. JTV po. Thank you.